Oo, ma'am, kumusta? Eto, okay lang. Ano ginagawa mo? Ah, ito, gumagawa ako ng video tutorial. Mukhang masaya yan, ha? Sige nga, patingin nga. Siguraduhin mo, titingin ka lang, ha? Para saan ba itong ginagawa mo? Ah, ito, para ito sa mga 3-phase motor. Ah, ano yun? Ang dami mo naman tanong. Hehe, sige na. Hindi naman ako magtatanong, papanurin mo na kita. Mabuti pa, tulungan mo na lang ako. Napagkain ba kayo? Nagutom kasi ako eh. Ayos ka rin kuma. Yun bang pinunta mo dito? Masarap kasi kumain habang nanonood. Mabuti pa, hawakan mo muna itong camera para hindi ako mahirapan. Okay, sige. Paano ba ito gamitin? Pindutin mo lang yung zoom. Ganito ba? Opo. Lalagay lang kayo ng jumper doon sa ibabaw na isang auxiliary. Tapos maglalabas tayo ng isang wire papunta doon sa ating push button switch na normally close. Ito yung mag-off ng ating controller. Ah! Kung ano na naman nangyayari sa'yo. Ang tagal ba? Ngayon na kasi ako eh. Sige, inapag mo muna nga dyan. Ngayon, naitap na natin yung wire papunta doon sa normally close na push button. Ngayon, maglalagay tayo ng wire papunta dito sa normally open na push button. Kung pakilagyan mo nga. Parang ganito? Opo. Check ko muna kung tama. Okay naman. Kung pakisumuha. Okay. Ayan, magtatap tayo ng wire dito sa normally open. Tatap natin doon sa kabila ng normally close na switch. Ano ba yung purpose nung nilagay mo na yun? Ito yung standby power nung maintaining contact mo na papunta sa holding coil. Ah, kumbaga, inabangan mo na siya. Ano na naman yan? Ah, ito. Manood ka muna. Ako muna magpapaliwanag. Maglalagay tayo ng wire papunta dito sa dalawang ito. Yung isang linya, papasok natin doon sa holding coil. Yan, yung isang wire na nilagyan na natin. Ngayon, maglalabas ulit tayo ng isang wire. Ito naman yung papunta dito. Yan, sa pangatlo na yan. Lalabas natin sa kabila. Iaabang na natin doon sa mismong terminal. Hina ko nga, baka mamaya niloloko mo lang ako eh. Ah, okay. Baka sunod lang sila. Sa'yo pa talaga nang galing yun ah. Mabuti pa, tapan mo muna ng wire to papunta dito sa dulo ng terminal. Ganito ba? Ano naman tong bagay na to? Yan yung tinatawag na switch. Ito yung partner niya. Parang tayo lang. Anong tayo? Walang tayo. Puro kakalukuhan. Tapan mo muna ng wire papunta dito. Okay. Ano naman ang purpose ng wire na to? Dito dadaan yung power na magagaling sa push button switch natin papuntang holding coil ng ating contactor. Kung pakitapan mo ulit ng wire mula dito, papunta dito. Ha? Para saan na naman to? Sumunod ka na lang. Diyan dadaan yung power na papasok sa ating holding coil galing dito sa push button. Ayan, tinatawag din yung maintaining contact. Kung pakisaktan mo muna yung power. Ha? Gagana na ba yan? Oo naman, sumunod ka lang. Okay. Kung pakiswitch mo muna yung selector switch. Ha? Ano ba? Ito. Ano naman eh. Oh, niluloko mo naman ako eh. Kasi nga, wala pa nito. Kabit mo muna to. Ito, hindi ka muna. Ang dali-dali lang ikabit yan. Parang ganito lang yan. Oh. Sige, tapos tingin mo muna. Dandahan lang ha, para makita ng mga manunood. Ano ba? Ganito? Opo, ganyan nga. Oo nga, no? Gumagana na. Oh? Oh? Isa mo nga. Ganito ba? Opo. Ayan, no?
magana na siya, nakikita nyo. Lumulubog na yung nasa ibabaw ng contactor. So, ito pala yung purpose ng bagay na to. Kung naka-off siya, hindi mabubuhay yung contactor. Kasi hindi siya nakaswitch. Kung okay na yan, tama na yan. Teka, isa na lang. Sarap kasing pindut-pindutin. Ngayon, maglagay ka muna na isang wire. Lalagay mo dito terminal, tapos tatap mo dito sa breaker natin para magkaroon ng output palabas dito. Ano naman silbi ng bagay na to? Ayan, dyan magagaling yung power na pupunta dun sa ating terminal block. Ngayon, maglabas ko ulit ng isang wire. Tap mo dito sa terminal na to, papunta dito sa terminal ng switch. Okay. Ito ba? Ganyan nga. Ano na naman ang purpose ng ginawa natin na to? Para saan ito? Ayan ba? Yan dadaan, yung tinatawag nating automatic. Pakikabit mo muna to dito sa terminal na to, papunta dun sa kabila. Yan, parang ganyan. Okay, sige. Lumayas ka muna dyan. Ganito ba? Yan. Bukum, ano naman ginagawa mo? Tama na yan. Testing yung ko lang. Kasi yan, sarap pindot-pindotin eh. Ikabit mo muna to. Bagong natin testingin. Para makita mo kung paano gumagana yung auto. Okay. Sige, testingin mo na. Ngayon, ako muna magpapaliwanag. Pag sinelect mo siya, i-lupos mo yung normally open and close, yun ang nangyayari. Ngayon, sa kabila, yan. Ito na yung purpose na pinabit natin. Pwede na. Ngayon, lagyan mo muna ng wire indicating light natin, yung green. Nagay mo dito sa normally close na contactor. Dito ba? Papunta doon? Sunod, lagyan mo ng wire, yung kulay red. Pupunta mo dito sa normally open sa baba nito na nilagay mo. Okay. Ngayon, maglabas ko ulit ng wire. Punta dun sa kulay orange natin. Pupunta dito yung babaw ng overload. Yung isang terminal. Teka, ano naman ang purpose ng bagay na to? Magandang katanungan yan ah. Ito lang naman ang magsasabi sa atin kung yung motor natin is nagkaroon na ng problema o nag-trip na. Ano yun? O sige, papakita ko sa iyo. Maglabas ka muna ng wire mula dito sa terminal na to. Papunta dito sa may power na nilabas natin galing dun sa breaker. Dito may tatap. O sige. Oops, teka. Napansin ko ako na lang ata ang gumagawa. Napansin mo na pala. Dami mo kasing tanong. Sabagay, mas matututo ako nito. Oh, ayan, patapos na. Sige, talian mo muna para maayos yung mga wire. Di ko pa pinapaliwanag kung paano yung ginawa natin kanina. Talian mo muna yung mga yan para ipapaliwanag ko sa'yo pagkatapos mo. Ah, ito ba? Saglit lang sa akin to. Ganda mo yung pagtali. Ano pang gusto mong pagtali? Yung tipo ba na Diyos lang ang makapaghiwalay? Ang ibig ko sabihin, yung ayos ng wire. Kung ano-ano talagang naisip mo kung. Yun lang naman talaga maayos na pagpatali, diba? Kaya nga ako, ayoko magpatali. Kasi, utos-utosan ka lang. Uwi mo, hindi ka makagilip. Pagpapasakal tawag doon. Sakay ko na. Teka, sino sasaksakin mo? Ito. Nasaksak ko na ba? Sige, isaksak mo na. Sige, testing mo na. Boom, power mo. Sunod. Oh, boom. Sige, yung kamay mo nakapilante. Ako muna magpapaliwanag. Select mo sa manual. Push mo yung start. Yung stop. Ang galing, umiilaw. Naglilipat-lipat, oh. Oh. Ngayon, doon sa kabila. Yun. Lumana. Yung sa auto.
Ang galing, no? Oo, tama na yan. Makikita na nila yan. Teka lang, nag-i-enjoy pa kasi ako eh. Oo, oh, ang galing ka na palit-palit yung ilaw. Sige, pakiup mo na yung power. Ah, ito ba? Oo. Oh. Ayan, paliwanag mo na sa akin kung paano gumagana to. Ayan ba? Para mas maganda, susubukan natin. Papakita ko sa'yo kung paano siya gumagana. Itong bagay na to, ito yung tinatawag na ugat load. Ayun lang at may yung red na yan. Ayan, iilaw yan. Ibig sabihin, nagtakot yung motor mo. Ganyan, mag-test niyan. Tapos i-reset mo yung kulay blue na yan. Isa yung protection ng motor. Para hindi masunog yung motor mo. Kung iso mo nga, ayan, makita natin mas malapit. Kulang pa, sige, pakidagdagan mo pa nga. Ayan, mas maganda, mas malinaw. Ayan, nakikita mo, kum. Ah, yun, may nakasulat na test sa reset. Tapos, may nakikita ko maging daliri. Ayan, oh. Mulit pa. Huwag mo nang pansinin yan, kum. Tinatago ko na nga eh. Kung nakita mo na kung paano gumagana, ngayon susubukan natin kung paano siya gagana sa actual na testing natin. Kung nakailo yung orange na yun, itingnan natin kung gagana ba yung controller natin. Kung manood ka kung paano ha, huwag kang kukurap. Apa. Ah, kahit ano palang gawin mo, basta't nakatrip yung controller mo, hindi pala siya basta-basta mabubuhay. Galing, no? Ngayon, kung naintindihan mo na, yung sunod natin gagawin, ay ikaw pala, kakabit mo to. Yan. Yan may lalagay yung mga ilaw at yung switch para maganda yung position ng mga indicating light natin bago natin siya testing. Hukum, ano yan? Hindi, papakita ko lang yung binultas ko. Hukum, sigurado ko madyan sa pinagawa mo. Nagtatanggal mo na yan. Relax ka lang dyan, kaya ko itong ibalik. Diba, tinuruan mo na nga ako kung paano. Kaya relax ka lang, upload ka lang kung paano ko ito gagawin. Kung bahala, basta ayusin mo ha. Ako bahala, pahinga ka muna dyan. Alam ko, pagod ka sa kakautos eh. Kung paliwanag mo na... dapat nasa kabila siya ng push button.
yan, nakuha nyo. Simple lang, di ba? It's caught in the crossfire.